Galing kami kay Marcelo. Ah. Kanina. Kasi kinausap namin siya kung anong gusto niyang anong plano niya. Sabi niya, natatakot raw siya magpunta rito kasi baka mamaya daw galit ka pa rin sa kanya. Ikaw ba wala ka namang galit kay Marcelo? Wala. Dapat ko ikagalit doon. Sabi niya, baka naman kapag bumalik ako at kinausap ko yung lolo mo, pagtabuyan lang kanya ako. Baka daw pagtabuyan mo lang siya. Ikaw ba may galit ka pa kay Marcelo? Papuntahin mo rito. Hindi ka nagalit kay Marcelo? Hindi ka naman galit kay Marcelo? Hindi, ba't ako magagalit dun? Okay, kinukuha ko wala sa kanya, may makasama lang. Kahit na yung putang ng kuni ko, kumbinsihin niya na para may makasama lang siya ko. Hindi tama. Sa akin siya dumiretso, hindi yung... Hindi ka naman galit sa kanya? Ba't ako magagalit? Mayroon ba ang ginawa siyang kuni sa akin? Wala naman na. Yun lang, ayoko lang nung ganun. Bukas, papuntahin ka. Papuntahin mo. Dahil gustong-gusto rin mag-vlog. Kahit ngayon. Ba't di mo sinama? Eh, natatakot nga. Ba't sabi, ipaalam ko daw muna sa'yo. Ngurit ka pala ka mo eh. Tsaka, Diyos ko, isipin mo nga lo dati. Pinaghuhugas ka na pala. Oo. Hindi ko mo nakakalimutan yun ah. Pinaghuhugas ka ng plato, pinagginugupitan ka, kuko mo. Hindi mo sinama eh. Nang noon na-intindihan niya. Kung halimbawa nanonood si Marcelo. Ikaw na magsabi sa kanya mismo. Kaya ako binablog yan para at least mapanood niya na talagang hindi ka galit sa kanya. Ba't ako magagalit? Halimbawa nanonood si kunyari si Marcelo. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Aba, hindi na. Kahit na paano sasabihin ko sa kanya, edi narinig naman niya sinasabi ko. Walayo, bali walayo. Pabalikin natin dito. Oo. Kung sinama mo eh, nagkaintindihan na kayo. Eh, nagtatakot nga. Ba't matatakot? Lalo mo siyang kasalanan. Kasalanan lang niya eh, ganun. Ayoko nga nung pagka-serye, may rektor yan. Natutuwa ako nung ganun. Kaysa rusak ako kung sino-sino tao pa yung... Oo nga, pinakikisamahan ano. Hindi naman masama loob mo sa kanya. Ba't sasama loob ko? Iba, in-explain ko naman sa kanya, sabi ko, kung namura ka man kaya ako ni Lolo, dala lang ng emosyon yun. Sabi ko, di ba ganun? Wala yun. Oo. Kung magmura ka, no? Wala yun. Dala kita rin ganun ako. Yung? Mapagmura ako talaga. Pero? Para bali wala yun. Hindi ko naman siya nire-rektang putang ano mo ah. Oo, dapat ganun. Pagka ganun na, hindi na ganun na sasabihin ko. Eh, ano mo lang yun, parang the expression lang. Mm. So, Adolo, pabalikin natin. Oo. Oh. Mag-vlog ulit kasama si Marcelo. Sige. So, bukas, magbablog tayo ulit bukas. Masya na, nanonood ba niya? Oo. Oh. Pumunta ka rin ni Marcelo bukas. Mag-vlog daw tayo. Wala yun. Kalimutan mo yung narinig mo sa akin kung ganun man ang narinig mo sa akin. Alin yun? Kalimutan mo na yun. Alin ba? Yung hindi maganda mong narinig sa akin, kalimutan mo. Pero ikaw ba namimiss mo si Marcelo? Aba, natural. Ay, matagal kami nagsasama niya na. Nalulungkot ka rin nung ano siya? Oo. Nung hindi mo nakikita? Saka ako, mga ganun bagay lang, baliwala lang yun. Sa ikaw, pinipili mo lang yun, sinasamahan mo, yung kinakasama mo. Para hindi ka makamaya-maya mo, nayaya ka sa kuwan. Sa hindi maganda. Sige, okay na, basta pumunta ka lang dito. Na-realize ko na yung nasabi ko kahapon, nabigla lang din ako. Siyempre, yung lolo mo, hindi ako pupuntahan. Kaya ako na mismo ang lumapit dito. Ako na makapagbati sa kanya na yung maliit na bagay lang, mapag-uusapan namin. Kasi sa kanakahapon sa na sabi kong ganun, pini-error ko yung pride ko. Ganto ko yun, no? Yan naman ang sinasabi ko sa inyo. Yan naman sinasabi ko sa inyo eh. Kasi kung papayarali niyo yung pride ninyo, ito yun. Kung iintayin niyo kung sino sa inyo yung magpapakumbaba, yung sinasabi ko sa inyo, kung sino yung mas marunong makaintindi, kung sino yung malawak yung pangunawa, kung sino yung, alam kong wala namang basihan yan, di, sabi nila kung sino yung bata.
siya yung dapat mas umunawa. Ako hindi ako naniniwala dun eh. Alam ko mas bata ka kay Kuya Elo, pero malipat din para sa akin yung kasabihan na yun. Mas gusto ko yung kasabihan na kung sino na lang yung mas malawak. Ayun, no? Yung pang-unawa. Wala sa edad. Oo, wala sa edad talaga yan. Kasi kahit si Lolo, eh pwede niyang gawin niya na magpakumbaba kung alam niya sa sarili niya na siya yung may kasalanan. Diba? So hindi ako naniniwala na kung sino yung bata, siya nalang yung magpakumbaba. Mas maganda kung sino yung mas malawak yung pangunawa, kung sino yung mas nakakaintindi, kung sino yung mas mapagpasensya, eh siya nalang yung magpakumbaba sa inyo. Kasi kung parehas kayong mag-iintayan, kung sino pride, yung... May pairal yung mga pride. Kasi pag yung pride ang pinairal, eh magkakalayo talaga. Kailangan eh, magbaba yung isa. Siguro, napanood mo yung video, no? Hindi ko naman napanood. Kagabi yung naisip ko na yun. Na? Yung talagang pupunta ako rito. Kung mo nag-usap kita, kako, lalo mo mawala sa akin, pupunta ako si Lolo B. No? Ako nang hiningi sa kanya ng, ako nalalapit na gano'n. Tatanggapin naman niya ako. Kasi ako, kung parehas kayo ni Lolo, na mag-iintayan kayo kung sino sa inyong dalawa, yung mas magpapakumbaba, walang mangyayari. Oh, hindi matatapos yung problema ninyo. Kaya ako napunta rito, gusto ko na kapag gano'n. Kaya rin hindi ako makalapit ng ilang araw na yan. E baka ako nagagalit pa sa akin. Kaya parang, buti pumunta ka ron. Nakama ko pag-ayos ako. Nabigla lang din ako na hindi mo punta. Pero naisipin, pupunta ako talaga. Iba ko, pasensya na rin. Kung nakapagtaas man ako ng boses kahapon, pasensya na kasi naasar ako sa'yo sa totoo lang. Kasi ako, Kuya Elo, hindi naman ako nagsawa ng paliwanag. Di ba? Na huwag mong intayin na si Lolo Vino ang aamo sa'yo. Na parang kahit anong explain ko sa'yo na, Kuya Elo, sige na, ikaw na lang yung mas nakakaunawa, mas nakakaintindi. Ikaw na lang yung magpakumbaba. Kaso kahapon kasi, naging matigas ka din. Kaya medyo yung emosyon ko, naging ko na rin. Medyo umangat na. Umangat na rin, napataas ang boses ko. So humingi na rin ako ng pasensya kung medyo napataas ang boses. Ano naman, tao lang tayo. Pero wala naman akong ibang intention. Siyempre, kundi pag-ayusin. Pag-ayusin ganyan dalawa. May vlog o wala. May vlog o wala. Importante, masaya. Let's say, hindi na natuloy yung vlog natin. Okay, hindi na natuloy yan. Eh, importante pa rin na magtapos tayo ng maayos. Para magkasalubong man kayo sa kanto, sa bayan, eh, parang walang nangyari. Wala yung samaan ng loob na nadadalhin ninyo hanggang, di ba? Kapakahirap nang yan. Para kang tataguan, no? Tsaka siyempre, alam mo naman yung isa, medyo may pagkaulyanin na rin yung isa. Alam ko naman yun. Ang inaano ko na, kaya di ako pupunta, baka ako nag-agarap pa sa akin. See? Lolo mo, kaya hindi mo kagawin. Eh, pinatawag ka ng mga tito mo, hindi ako pumunta dahil baka ako mag-agarap pa sa akin lolo mo. Kaya gusto ko pumunta. Hindi ako makapunta, baka mapahiya lang ako. Pagpasensya mo na rin. Sabi ko nga kahapon, ako na mismo yung bilang apo. O ako na mismo yung hihingi ng pasensya sa'yo. Hindi lang sa'yo, pati sa mga anak mo, sa asawa mo. Kung nasaktan man kayo sa mga nabibitawang salita ni Lolo. Hindi, alam naman na yun. Eh, para sa akin kasi, expression na lang niya yun at hindi mo na kayang tanggalin sa'yo. Hindi kasama. Ganun na talaga yun. Pero kilalang-kilala mo si Lolo kung hindi kasi maayos. Mabayat, napaka-generous, di ba? At hindi ang turing sa'yo ni Lolo dito, parang anak na rin. Mas hinahanap ka pa kanya kaya sa pamilya niya eh. Diba? So wala akong ibang hinikwelo na sana magkaayos yun. Ayun ang sinabi niya. Damaya, halikan ko sa bato ko. May vlog o wala. Ang importante, magkaayos yun.